salvation of Israel, bring on out of Zion. When the Lord bringeth back the captivity of this people, Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad. Verse 1, the fool that said in his heart, there is no God, they are corrupt, they have done abominable works, there is none that will be good. Let's pray. Lord, salamat sa yung mga biyaya, Panginoon, sa yung blessings, Panginoon. This time, Lord, we pray na pangunawa po, Panginoon, alalin namin isang tao, Panginoon, na naging kalabay ni Lord, at iwasan namin na kayo po ay, kami po ay mag-aya sa kanilang influence, kahit anong level, Panginoon. So, I pray na magigyan namin ang message ngayong umaga, at makaiwas agad itong mga sinumalingan, Panginoon, at inataas namin ang iyong patotohanan. Katulad ng sinasabi sa iyo ng salita ko ngayon. At ngayon natin, in Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Ang title po nito is The Super Full Man. Parang Superman, kaso full. Okay, alam mo yung English ko, hindi super foolish. Super full talaga kasi title po yan. So nga talaga ang nasarap dito, The Fool. Ano yung fool sa Tagalog? Ang bata? Mangmang or loko-loko? Ano ganun? Subtitle dito, Fighting of the Influence of the Anti-Theist. Okay? Daming ang tawag nila sa kanila atheist, pero ang tawag natin sa kanila is anti-theist na explain din sa kahapon. Ano yung tanong ni Sabi? Okay, kasi nga, kalaban natin yan. Ibig sabihin, may influence na ibang tao para hindi maniwala sa Diyos. Kaya sila hindi naniwala. Pero actually, naniwala sila may Diyos, pero hindi nila sinasabi. Hindi nila inaamin. Okay? Kaya, makinig. O sino gusto mong maging loko-loko dito? Ay, yun! Ayun, wala ako. Siyempre, wala, di ba? Ang magsasabi lang na ako, loko-loko talaga yun. Pero, sabi sa Bible din kasi minsan yung sabi, foolishness is bound in the heart of the child. Napahing ba kayo na mga bata? Yung kalokohan daw ay nakatali sa puso ng mga bata. Napahing ba kayo mga bata? Totoo ba yun? Sino papayag? Sino nagsabing totoo yun? Sino nagsabing hindi totoo yun? Ngayon sabi ng Bible eh. Okay? Ang kinig ba mga bata, sa inyo muna, kasi dahil bata dito, pero sabi ng Bible, foolishness is bound in the heart of the child. So, karamihan ng mga bata, sa umpisa yan, kailangan turuan, pagsabihan, sitahin, kasi yung tamang dapat nilang gawin, hindi ginagawa. At yung dapat hindi gawin, ginagawa. Diba? Paulit-ulit. Katulad ngayon, parang live ano kayo, example, gusto niyo yun? Makinig lang. Okay, ba't masama yung maingay? Nasa church tayo, nag-aaral tayo eh. Obvious na yun, di ba? At kahit di ka maingay, di ka naman naikinig. Ang tinignan kita dito, nakaka-discourage kasi parang inaantok. Ayun, yung sobrang lilit na bata, okay lang yan. Antokin yan eh, kasi bata eh. Nakatulog yan, talagang matagal. Pero tayo, sinasanay tayo, di ba? Kaya hindi naman tayo forever dito. Isang preaching, isang oras lang yan. Maximum. Kaya makinig, amen? Sabi ng salita ng Diyos, nakatali daw sa puso niya. Kaya sabi din doon, but the rod of correction shall drive it far from it. Okay? Sabihin, pag pinapalo kayo, pinagsasabihan kayo, yung mga kalokohan na naisip nyo at gusto nyo gawin, lalayo sa inyo. Kaya yung mga tatay-tatay nyo, pag di kayo pinapalo, di nyo ginagawin yung tabaho nila. Amen? Huwag nila sisihin, panalangin nila. Okay? At pwede nyo pag-usapan yan. Kahit tagal nyo lang kayo pinapalo, ah. Makang labo nyo, ang gagawin nyo ba? Okay, hindi. Di ba? Pero kaya nga, na tinutungo natin dito para hindi kayo pinapalo kung pinalo kayo. At least, pag napagsabihan kayo, hindi kayo tutampo. So ngayon dito, pinag-uusapan ngayon natin, tapos tayo sa mga bata, yung relation sa inyo, gusto kong i-relate sa inyo. Ngayon, pag-uusapan nito, matanda na to. Again, ang title nito, The Super Cool Man, subtitled, The Fighting of the Influence of the Anti-Theist, Anti-Theist, mga atheists yan. Tawag natin ang anti-theist kasi nilalabanan nila ang Diyos, saka yung mga naniwala sa Diyos.
So, basahin ko muna sa introduction, mapakilala ko sa inyong tao. Nakalimutan ko yung picture niya, hindi naman kailangan. Kaya sige, tingnan ko na yung picture niya. Okay? Hindi mabuting tao itong papakita ko sa inyo, ha? Sana wala lumabas dito or something. Friedrich Nietzsche. Ito muna, mali. Ang hirap na nga niya spelling, no? Ayan. Itong taong to, sa itsura pa lang, no? Ano lang. Ayan, tingnan niya, tingnan niyo. Huwag niyong gagayaan yung bigote niyan, ha? Okay lang niya, kaso... Yung taong yan, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Okay? Hirap na spelling. Basta ano dyan, Nietzsche. Sino siya? Siya yung German. Hindi lahat ng German masama, pero itong German philosopher na to ay matalino. Yung matalino in the way, ha? Parang yung lagi natin yung illustration sa computer. Alam yung computer? Alam nyo na yan, mga kabataan, di ba? Ilang sino yung computer? May cellphone? Cellphone ka na sa sarili. Ilang gig ka yan? Ito ka bilis, hindi mo alam. Yung storage. Alam mo, ay pa rin. Yung magaling din sa si... Basically, anong RAM mo? Anong RAM? Hindi mo na lang. Thank you, Vinton. Si... Jana, ilang RAM mo? 8 gig? Ano yun? Laki nun ah. Laki, 8 gig lang eh. Anyway. Yung illustration ko, mga computer ha, cellphone. Ang computer, maganda ba yung pangit? Depende, ganun laman. Diba? Pero kaya binabanggit natin yung RAM, yung storage, saka yung CPU, gano'ng kabilis yan. So, doesn't necessarily mean pag maganda yung computer mo, makakatulong sa'yo. Lagi ba hindi, diba? Minsan, pag puro game, puro baka may mga padyang laman yan. Mga basura yan, ano yung basura? Puro TikTok. Bagay sa internet din eh. Diba? Sinsave yan, diba? So, pag puro basura yung kahit mabilis yung computer mo, bali wala. Makakasama ako sa'yo, diba? Sa alin mo makatulog. Pero pag maganda yung naman ng computer mo, puro Bible, puro preaching. Diba? Maganda. So, si Nietzsche, ang talino nito, sobrang talino. Ito yung ano, napansin ko dito, malalaman niyo, matalino siya bakit. Sabi dito, he became the youngest person to ever hold a chair of classical philology at the University of Basel in 1869 at the age 24. Ilang taon na si Jana? Ay, bata pa rin tayo. Ilang taon na si, alam si Nadine? Ha? Talong pa, 17, ikaw 16, di ba? Ito, chair na siya. Alam mo yung chair, pinakamataas. Sa isang ano lang naman, sa parang college ko eh, university. Last year. So, ang dami sa dyan, ito, pinakamagaling doon siya, yung pinakamilunos. Ingay. Mas yung po. Okay? So, maging matalino. Siyempre, di ba? Kamangin ka. Okay? Ito kaso ito, matalino nga kaso, sinayang niya yung talino niya, bakit? Ang talino niya, 24 years old, 24, wala pa akong ano nun. Mababa na pala ako nun, pero nagatang ako nun, hindi na mababa. Stop. Okay? Siya na, chair na siya, kasi nga matalino, okay? Walang duda. Pero katulad ng isang computer, pag puro basura ang nilaman mo doon, mabilis mag-process yun. Puro games na pala. Sayang lang, di ba? Walang pakinabang. Okay? So ano pa? Bago kayo matuwa sa kanya, kasi galing yung talino, isama rin lang natin to. Ano nangyari sa kanya sa huling buhay niya? Sabi nito, nag-quit siya doon. Dahil siya kayong chairman doon, nag-quit siya. Bakit? Kasi meron siyang sakit. Okay? Pero nakapagsulat pa rin siya. Pero,
At age 44 pa lang, he suffered a collapse and afterward a complete loss of his mental faculties. Okay, sa madaling sabi, nasiraan ang ulo. Gusto niyo yun? At siya ay, nabuhay siya, parang mabigat na siya, namatay siya 55 years old, pero 44 pa lang, may sakit na. So, pabigat siya sa nanay niya at sa kapatid niya, pero nabasa ko din iba, sabi niya doon, galit siya sa kapatid niya at sa nanay niya. Hindi ka kasundo. Talino eh. Ano ba yun? So sayang, di ba? Nakita niya, isa sa mga picture ng isang tao na hindi niya dapat gayahin. Ng bata. Kasi binigyan siya ng Diyos ng talent, ginawa niya, tinapo niya. Sino dito pag binigyan ng cellphone, Stephen? Bigyan ka ng cellphone, kaya hindi ko pinapagamit sa iyo yung ano eh. S7H. Kasi nabitawan lang yung Stephen yun eh. Ay, basag, sira. Ito, bigyan kita, Aliyah, ng tablet. Gusto mo? Anong gabi mo sa tablet? Ang pong-pong-pong mo sa kapatid mo. Kasi pag hindi mo alam gagamitin sa isang napakalagang bagay, nasasayang. Sabihin nyo alam yung word na yun, sayang. Ready, go. Huwag nyo sayangin ang buhay nyo. Amen? Mga bata especially, huwag nyo sayangin ang oras nyo. Andito na kayo, makinig. Di ba? Sayang ang pinunta nyo, nag-iis pa kayo, pumunta kayo, makikinig kayo isang oras, tapos, hindi naman kayo makikinig. Opo lang kayo, hindi kayo nakikinig. So sayang, di ba? Maraming ganyan mga bagay, nasasayang ngayon, tinitingnan ko kayo, kaya nang tuwa ako, nakikita ko lang kayo dito. Kahit yung mga kulit dito, pag nakita ko si Play, pumasok dito, si Aaron, si Openg. Utuwa na ako, alam nyo ba yun, lalo si Salim. Celebrity yan sa, ano ko, sa kapataw ngayon eh. Pres. Lalo si Len, si Desiree, si Lately, si Chelsea kasi, namiss ko si Chelsea. Nakikita kong gaganda nito mga batang to. Pupogi. Diba? Nakarelate siya. Ang ano pa eh. Alam na totoo yun, hindi kami binubola kasi matanda na ako, nakita ko na ang buhay. Ako, pag tumitingin na salamin ko, sa salamin, dami ko ng ano, yung sa mukha, hindi sa tiyan. Yan, nung binata ako, parang nakikita ko Stephen yan, mupogi. Ngayon ako nung bata ako, no? active ako nun, no? Kasi ito, nainihingal pa lang sa ano. Alam, ginagawa ng bata kami, jogging kami, ligo agad, punta na ako, pag Sabado. Hindi sinabi maganda yun, ha? Kaya isa, gawin nga natin yun. So, itad ko yung ganyan, talagang batak na batak ako eh. Gawin kaya natin, ano, bago mag-solve winning, sports muna, taekwondo, yung pananong tuloy, no? So, pray nyo yan, ha? Kailangan natin kasi ng ano dito, ng carpet na maganda. Hindi kayo madudula. Sino gusto mong taekwondo dito? Ako! Yan, yan, maganda. Ito mga gusto ko, mga ganyan. Huwag kayo magbubuksin yan, ha? Ayaw, una akong titirahin. Maganda yan. Ako, okay ako dyan. Ayun mo tado. Huwag niyong sayangin, amen. Yung lakas niyo, yung gandang lalaki niyo, gandang babae niyo. Huwag niyong asahin sa TikTok. Diba? Dati gumagawa lang yung mga, ano eh, mga bayarin na babae, alam niyo yun? Alam niyo yung mga pokpok? Hindi niyo ba yun, mga bata? Naalala ko tuloy, pasok ko na lang dito. Actually, ito, itong buhay nito, tumapatuloy sa pokpok. Ganun katindi, no? Hindi masama yung word na yan, ha? Actually, medyo, ano pa kaya? Alam niyo yung pokpok, mga bata? Ano yun? Walang asawa, pumapatuloy kahit kanino, ano yun? Aso. Hindi niyo ba yun? Kaya yung mag-asawa, yan ang ginagalang ng Diyos. Ino-honor ng Diyos yan, amen? Isang lalaki, isang babae, kayo lang. Anything outside of that, nakakadiri yan, amen? Napauna ko doon. Ito ako napunta dito. Kasi, kahit... Whatever, sa TikTok, yan, sa Rambo. Okay, ang gumagawa lang noon, nakahiya yun. Kaya nung, oh, kasi nga, yung mga loko-loko na rin yung mga businessman, ginagawa nila, binabayaran na para gawin yun. So, ginagawa ngayon ng mga bata, dapat nahihiya kayo din, alam nyo ba yun? Sino dito pumasok sa church, gusto nyo, nakapipili lang kayo. Ha? Bastos, di ba? Yung papakita ka pa pag sumasayaw ganyan, lalo na, amen? Iwasan nyo yan.
Okay? Sarap ako yun. So, yung mga pokpok na yan, kadiri yan sa Diyos. Sumisira ng pamilya yan. At, nabanggit ko na rin. Ito yung buwang yan. Madala siya doon. Kaya siya nagkasakit. Ano niyo ba yun? Ngayon, uso ngayon, AIDS na. Kasi ginawa niya. Kasi, naniniwala ko talaga yung ginawa yun eh. Chemical engineer. Kaya, mas lalong delikado. Kaya sa panahon nila, kahit wala pang AIDS, meron na rin mga sakit na matindi. Di ba? Nakita lang dito. 44 siya, bedridden na siya, wala na siya silbi. Okay? At, o, natakin natin yung kanyang personal life. Hindi maganda, hindi dapat gayahin. Amen? Walang asawa, walang anak, walang nagmamahal. Matalino siya, pero yung mga libo niya, hindi bumenta. Ano nangyari yun? Ewan ko. Siguro kasi. Kasi uso pa, alam yung ginawa niya, kasi ganito. Ang tatay niya, hindi nakalagay dito, pero tatay niya is minister, no? Hindi naman Baptist, pero ano, nanagamay Lutheran, okay? Pastor yung tatay niya, at yung kapatid niya kaso namatay. Parang sabi doon sa nabasa ko, sinisisi niya ang Diyos. Tama ba yun? Andito si Kenneth ngayon, sinisisi mo bang Diyos? Pagkawala ng nanay mo? Tama, di ba? Huwag mo sisisi ng Diyos. Ang buhay natin, pahiram lang. Amen? Amen. Kaya sabi sa inyo, minsan gusto kong dali kayo sa funeral eh. Hindi sa loob. Yun lang. Gawitan lang tayo doon at nagugutin siya ko, di ba? Para maintindihan niyo ang buhay, mga bata, amen? Magpasalamat niyo sa nanay niyo, sa tatay niyo, mga kapatid niyo, pero yan ay pahiram lang ng Diyos. Pag kinuha niya, wala kang kalapatang magtampo. Ito, nagtampo. Natampuhin pala to eh. Gawin yung gagayahin na nagtampo sa Diyos, namatay ang kanyang tatay, ang kanyang kapatid, na pareho naglilingkod sa Diyos. Pero mga kulto kasi yun, sa Diyosiran. Anyway, kaya natatampo. Kaya nangyari, you know, nagaling siya ngayon sa Diyos. At isa sa mga ginagawa niya, kilala siya sa critic of religion. Sabihin, kalaban siya ng Diyos. Ayun isa sa mga sinulat niya, nasikat siya, at kinukot siya ng mga katulad yung mga lukulukong atheists, is yung death of God. Okay, sabi niya, God is dead! Matay na daw ang Diyos. Pwede mong matay ang Diyos? Siyempre hindi. Pero gano'ng kalukulukot ang tao to, sabi niya, ang Diyos ay patay na. Eh, sabi, ano lang naman yun eh. Figurative system, ganun pa rin yun. At kilala siya, nakalaban talaga ng Christianity. Sabi niya, by the way, ito yung idol ni Hitler. Alam niyo yung ano, ito yun. Eh, sabi naman, hindi naman eh. Yung sinulat niya, ano tayo dun sa, kaya nga ang title nito is The Super Fool Man. Bukod sa atheist siya, he's a fool. Sikat na sikat din siya dun sa title na idea ng The Superman. Okay, ang tawag sa German is Ubermensch. Ubermensch. Okay, alam mo, dinitindihin yung pero maganda tandaan niyo yun. Kasi yun yung kalaban natin na kabaliktaran ng tinuturo ng Christianity. Okay? Matagal nga yun. So, yung sabihin ng Ubermensch is The Superman. Parang ganun. Yung idea niya na ang tao daw ay magiging magaling, malakas, matalino. Isa sa mga gusto nyo gawin natin, kalimutan natin ng Diyos. Yung totoo, actually, tinuturo sa mga communist country. Kapaligtaran, di ba? Eh, ginawa ng Diyos sa kanila. Pinatay siya ng maaga. Wala siyang anak. Wala siyang ibigan. Pero, banggitin ko na rin, late, mga 1960 daw, sumikat ulit. Tagal siyang patay. Ano ba nangyari ng 1960? Diyan nag-umpisa rin yung maraming kalokohan, maraming atheists, maraming mga kalaban ng Diyos, sumisika dahil dami ng pera, naus yung Hollywood, okay? May mga time na yun, after World War III, nagpayaman yan, ang daming, nag-migrate sa US, mga kalaban ng Diyos. Hinaan nyo natin nangyayari sa panahon natin ngayon, okay? So yan, gusto nyo magkayaan yan, taong yan? Okay, alisin mo na. Basta, yeah, pag nakita niyo yung bigo, bigyan niya. Ingat na kayo. Okay, so, joke lang yan. Pero, so, ayan yung magiging katulad ni Nietzsche. Okay? So, ngayon, titignan natin yung mga points natin dito. Bakit ayaw mo maging, at saka, para maiwasan natin, at para iwasan natin sila, huwag natin gayahin kasi, kaya ka, natanong nga mo ni Salin, may ibig sabihin yung kasi kaya yung tinanong yun, may na-encounter na siguro siya gano'n, tama ba? Yan, may binabagin si Jamie. Sa panahon namin, bihira pa yan. Sa panahon namin, pero kasi internet kasi,
Nakikita ng mga bata yan, mahilig sa internet. Mag-ingat kayo dyan, dami nyo makikita ang kalokohan. Okay? Na masisira ang utak nyo. Literal, ano lang ni Nietzsche, nasira utak niya. Walang, no question about it. Yung mga binadalaw sa mga kaibigan niya, ah, dito. Sabi nung iba, parang nagkontanid lang to eh. Sabi nung isa, nagwari lang naman sira ng ulo eh. Pero may niwala, totoo yun. Pero iba, panggap na sira ang ulo, hindi ka sira ang ulo. Si David, ginawa niya yun, isang bench lang. Para di siya mapatay, di ba? Pero ito, taon eh. Okay? So, sino gusto mo baliw dito, sana wala. Huwag niyong kalimutan ng Diyos. Amen? Huwag niyong kalabanin ng Diyos. Si, sino pa yung baliw, God? Yung bukat may isang? So, nabaliw yun eh. Pero, salamat, bandang muli, nakakilala sa Diyos. Pero still, ayaw mong mabaliw. Dahil, minusgaan ka ng Diyos. Yung mga bakla, lagi na sabi, di ba? Parusa ng Diyos yun sa kanila. Yung iba, nagkasakit. Ano dito? Parusa ng Diyos. Gusto mo para sa akin ng Diyos, sobrang kulit nyo. Kinakalaban nyo yung Diyos. Huwag kayong kalaban ng Diyos. Okay. So ito yung mga titingnan natin. Medyo negative tayo ngayon mga bata. Pero ito yung mga iiwasan natin. Amen? Isang ganun yan eh. Isang kinakwento ko kayo ng magulang nyo. Kilala nyo ba yung ano doon? Maagad na matay ito kasi ate. Isang kailangan natin mag-usapan nyo para huwag natin kayahin. Ganyan tayo yung mga amen? So number one, ano ba yung meron sa mga loko-loko na to na atheist or anti-theist? So number one, sabi dyan, the fool and said in his heart, there is no God. Okay? So point number one natin, denies the undeniable. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-deny na walang Diyos eh. Ah, na may Diyos, di ba? May Diyos ba? Wala. May nagsasabi bang walang Diyos? Meron. Pero loko-loko yun. Or, naloko na. Or, sobrang depressed, binabalik sa Diyos yung galit din namin. Kaya hindi mga ganda yun ako. Yung mga anak ko, pag napansin ko, yun, sobrang galit naman kasi naglalaro lang. Iniiwasan ko yun sa kanila, tinuturuan ko na hindi pwede yung masyado akong masaya, hindi ka pwede masyadong malungkot, hindi ka pwede masyadong galit. Amen? Pag nakikita niyo yung kaibigan niyo kayo, lawag niyong lalong bubuluin. Nakakaano yan. May negative effect sa buhay nila. Amen? Tandaan niyo yun ha. Si Aliyah, malungkot ka ba sa buhay? Masaya. Ha? Huwag masyadong masaya din. Napansin niyo yung masyadong masaya, sabi nila, pag binenta mo yan, kaya naman bibili niyan. Oo. Oh. Yung masyadong masaya ako, sige, punta tayo dito. Party, party. Masaya dito. Okay, nagdadags na. Kasi kahit ano, pwede mo yung sumunod. Yung bawal yan. Kaya masaya tayo, maraming masaya. Sayo tayo, sayaw! Sayo tayo! Video pa natin sa sarili natin, tapos share namin sa iba, kahit mukha tayong lumuloko. Masaya tayo eh. Ganon din yan, pag nalungkot naman, diba, mag-emo naman. Diba, ganon din yan. Puro kalokohan yung purpose niyan. Kasi malungkot siya, as if naman, tutulungan siya ng mga taga-Facebook. Sino dapat mo lapitan, pag malungkot ka, masaya ka, iba naman, so-so, blessing Lord! Tapos, papamahangang, ano naman. Eh lang siya, masaya kayong malungkot sa Panginoon kayo lumapit. Amen? May virus! Sino pinamaling ng doktor dyan? Hanapin natin, saka bigyan natin pera sa kanya. Bili natin yung produkto niya. Gusto rin, gusto patay tayo matagal na. Amen? Pag ganun, ganun din. Pag takot naman, sa Diyos ka tumawag. Lord, ano ba to? Totoo ba to? Protektahan mo kami. At pag kasalanan kami, Panginoon, patawarin niyo kami. Dapat ganun ang response natin dyan eh. Hindi yung takot na takot siya. Ayaw mo nang lumabas ng bahay. So mga fool, baliw, loko-loko, mangmang, mga syunga-syunga, yan yan eh, mga pangayan, alam mo ba yun? Ano ba sabihin walang Diyos? Ano sino gumawa lahat yan? Kasi ayaw mo na yung preach dito, pero minsan kailangan yung preach yan eh. Baka kasi may naliligaw dito na, idol nyo si ito, sinong idol nyo, yung mga scientists. Alam nyo si Bill Gates, idol nyo si Bill Gates. Sino idol nyo? Si Facebook. Gumawa yun, yaman yan. So what? Diba? Idol nyo yan? Facebook? Hindi naniniwala sa Diyos yan. Pero hindi na nagpayaman sa kanya. Again, I believe, pagsubok nyo yung Diyos eh.
para lalo hindi siya makahon. Anyway. So number one, huwag natin silang gagayahin kasi dinideny nila yung undeniable. Yung obvious na obvious na totoo, nasabi nila, wala naman Diyos eh. Diba? Ang Diyos ang pinaka, hindi pwede mo wala. Mawala na ang tao. By the way, hindi ko nabangin kanina, si Nietzsche, alam nyo ba isa sa mga pinaniniwalaan niya, kaya loko-loko to eh, nakato eh. Siya isa nagpauso ng, sa katawag nila, existentialism. Ibig sabihin nun is, minsan pinagdududahan nila kung meron ka ba. Ano yun ba si Pamela? Wala naman eh. Pag nilisun lang, wala si Pamela sa palagay nila, andyan siya. Pero wala siya dyan. Ikaw, sa palagay mo, dyan ka, nakaupo. Wala ka dyan! Ganun yung tinuturo nito mga to. Hindi kayo maniniwala, pero... Ako, loko-loko talaga. Kaya, huwag natin gagayain, amen? Yung mga obvious na, yun ang tinuturo nila. Walang Diyos. Ano yung mga tinuturo nila? Nangyari, nagkaroon ng universe, dati wala lang, tapos bigla nagkaroon. Sino gumawa? Wala. Ito ba yun? Meron pang bagay na ginawa na walang gumawa? Ikaw, sino gumawa sa'yo? Ayan. Ito, lahat to may gumawa, di ba? Lahat. Okay, kaya tiyatanong ko, sino tatay mo, nanay mo? Wala po. Naku, hindi pwede yun. Ano, kasingaw? Diba? So, huwag niyong gagayahin niya. Kaya nabanggit ko na dito, kaya tawag ko sa kanila anti-theist kasi nilalabanan lang nila yung idea na may Diyos. Pero deep inside, naniniwala ba yung Diyos yan? Hindi pwede hindi. Walang ganun. Kaya ang tawag nila sa Diyos ay first cause. Ibig sabihin siya nag-train ng lahat. Siya ang unang gumawa. Walang kahit ano na meron kundi sa kanya. Okay, isang tawag din sa kanya is essential being. Ang tinatawag ni Subin. Siya yung pinaka-importante. Kung walang Diyos, walang meron. Then yun, at hindi siya kinos. Ibig sabihin, siya yung nag-isip lahat. Siya ang nagawa ng lahat. Okay? So, kaya loko-loko itong mga ito kasi hindi deny nila yung, alam yung deny? Alam yung deny? Alam, pinapawisan ka na, mainit ba? Hindi. Kaya malungkot ka na. Anong problema mo? Wala akong problema. Ano, sambakol yung mukha mo, di ba? Huwag yung didinay ito to, amen? Pag-usapan natin kung may problema ka. Para masol. Okay, so number one yun. Number two, hindi ko yung matapos to, ha? Kaya tayo na ako mag-revelation. Number two, verse one, sabi dyan, they are corrupt. Alam niyo yung corrupt? Sinong gusto ng corrupt? Ano yung corrupt? Ano yung corrupt? Hindi ganun ha. English word yan, ibig sabihin, sira. Okay, sa ulam, pag nasira, expired, yun sabi natin. Pero pwede rin corrupt or nasira, or kahit sa anong bagay, hindi na magamit. Okay? Ako, dahil may linyal ako, ang unang na, alam mo yan, sa files na eh. Kasi, kung kami, sa computer, nasa na yung files ko, corrupt, yun yung corrupt eh. Ibig sabihin, andyan nyo, kaso hindi mo na mabasa. Hindi na mabasa ng computer. Corrupted na. So, kunwari, ito naman yung, anong pagpapwede makorrupt? Ano yung politiko? Yan ang last one. Bukod sa politiko, ano yung, corrupt? Bukod sa files? Na-corrupt. Okay na nga, sige, politiko na tayo. Okay? Yung mga politiko dapat public servant yan. Okay? Yung pera, kaya tayo bayad ng bayad ng tax dyan para gagawin nila yung dapat, di ba? Pagpagawa ng kalsada, pagpagawa ng ospital, pagpagawa ng eskwelahan, pagpagawa ng, at least, magpagawa yung tax natin. Hindi na naman kailangan gawin yun eh. Kaya tayo, hindi na tayo nag-iisip, bayad lang tayo ng bayad, di ba? Para tayong victim, para tayo nakakulong sa rin natin bansa. Anyway, sinabing corrupt na official, ibig sabihin, yun ang dapat nilang ginagawa. Ang ginagawa nila, binubulsa. Hindi naman sa kanila yun, di ba? May sweldo rin sila pero hindi ganun kalaki. Pero bakit mayaman yung mga politiko? Kasi corrupt. Sabihin, ito yung dapat nilang gawin. Magandang bagay, maglipot sa bayan. Gagawin nila para sila nasirang pagkain na wala ng kwenta. Okay?
So ganun yung sa mga politiko, ganun din yung mga tao ngayon. Lagi na sinasabi sa soul winning, mayroon mga taong anak ng demonyo. Kasi hindi tinuturo ng iba. Nagtataka sila ngayon, bakit yan? Yung tao mong ganun na kumapatay? Yung mga bata? Yung tao mong ganun? Yung tao mong kumapatay ng mga bata? Salamat din yung paalam, pero ngayon, pinapaalam ko sa'yo, meron. Sobrang loko-loko yun, diba? Sobrang sama nun, meron. Actually, sa mga panahon nyo ngayon, salamat, di pinapa-abort na ito. Ayun, mga bata ba kayo, napuntis, ganyan. Tama ba na ipa-abort? Alam niya, abort? Napag-usapan na siguro sa inyo yan, di ba? Masama yun, napuntis ka talaga, loko-loko ka, mag-suisi ka, di ba? Huwag kang pumatay. Amen? Dahil nagpapa-abort, mga murderer yan. Mapatay kayo ng tao. Pag pina-abort niya, amen? Iwa ka ng kalokohan, panindigan mo. Saka iwanan yung kalokohan, gawin mo na ngayon yung tama, amen? Nakikita ko itong mga bata, utuwa ko, gaganda eh. Pogi. Ang cute. Tapos papatayin lang nila kasi wala kang pakialam sa yung mga yan. Walang paniwala sa Diyos eh. Di ba? Kaya minsan dito, sinatsaga namin yung bata, iniisip ko na lang, ngayon, kung cute naman, kahit makulit. At least cute. Di ba? Yan na, kalaban. Okay. So yun ang forum ba? Yung mga atheists, ang anti-theists, bukod sa sila yung mangmang, sila ay kasi dinidinay na yung totoo, at hindi pwedeng, sila ay corrupt, but therefore, pag sila ay corrupt, yung mga official ng gobyerno na corrupt, sa pala yung kaya nila gawin yung sarili lang nila, ano gagawin nila? Ha? Maghahanap ng kasama. Kumari, yung mga magganakaw sa gobyerno, ikokorrupt din yung ibang tao. O tayo, naglilingkod tayo sa Diyos, boss ha? Salihin lang natin, mga atay, gano'n. So, pag mayroon na silang na-influensya ng mga gano'n, mag-give ko sa inyo yung stock exchange natin, di ba? Ay, malalim na yun. Sa kanya. So, yung mga yan, ginagawa na, kinukulap nila ibang tao para sama-sama na sila at makinabang sila doon. Loko-loko yan, kaya point number two, they are corrupted and they are corruptors. Corrupted sila. Sila na ulo nila, ginagawa nila sa ibang tao, sinihira nila yung ulo para dahil sila magkakatulong na lang kalamayan ng Diyos. Itong ginawa nito, kaya sikat na sikat si Nietzsche, nagkumuha siya ng Hitler, ang naramagawa. Ngayon, marami niya kinopost siya. Minsan, baka yung mga kayo, nagpo-post pa kayo, ha? Yung basa niyo, post lang ng post sa Facebook, minsan nakasal ako, eh. Huwag na kayong mag-quote ng ano-ano, huwag yung record si Pastor, pwede rin, pero ako, hindi ko na gusto ko, parang sumigat ako. Quote nyo na lang yung Bible. Okay na yun. Amen? Diba, kahit mga Baptist, pinukong kung sino-sino. Diba? Yung si Charles Spurgeon, sikat na sikat sa Baptist yan. Ano, Calvinist yan. Huwag nyo na i-quote. Amen? Lalo si Billy Graham. Okay? So, yung, pag si Billy Graham ang pinukot ko, talagang nakasabihan kita doon. Online. Loko-loko din yun. Amen? Sino pa? Joey Austin ako, marami rin go-code yan. Again, hindi ko yung sinisisi kasi nga na ano lang kayo, nakotap din kayo eh. Alam nyo, sigot na sigot, mayaman, tapos ang galing magsalita. And therefore, go-code ko para matuwa ang Diyos. Kaso di mo inara, loko-loko pala yun. Amen? Ito, itong minokot nila. Ang talino nga naman kasi walang duda. Bata pa, chairman na, talino eh. Pero loko-loko, kaya huwag niyo i-quote, huwag niyo ahangaan yung mga tao sinasabi nila ay sino nag-influence sa'yo para sakupin at patayin yung mga kababayan mo, Hitler? Okay, ko. Huwag niyo gagawin. Amen? Corruptors ito. Gusto kong banggitin. Mamaya na lang tatapos ito. Punta tayo sa TikTok kanina, di ba? Ito nga, pumatol sa mga pompok. Okay? Nangyari sa kanya, nagkasakit. Bakit siya nagkasakit? Ang Diyos ginawa yung kalusugan natin para kaya nga one man, one woman lang yan. Maganda yan. Masaya. Amen? Pero pag parang ang aso, nakita yung aso, yung aso okay na sa kanila kasi aso sila eh. Ang tao hindi design yan para ang kaliganino nga lang. Amen? Magkakasakit ka. Ang gusto ko yan, yung sa TikTok na ganito ha. Dati binabayaran yung mga dancer, si Winnie Billard. Binabastos yung mga babae, diba? Dati nakukusaya kay Tento, dito pa yung Joey. Ginaya ni Winnie Billard. Yun naman yun. Si Billy.
mas lalo siyang, ano, di ba? Hindi ako nagkakamali kasi napanood ko yung minsan eh. Lalo niyang binastos talaga. Kasi nakikita ko yung mga nag-share eh. Talagang binastos niya, as in, literal. Okay? Hindi ako nasabihin eh, pero sabihin ko na rin. Eh, sige na sabi nila eh, hindi naman ang tataka doon. Dito may enjoy, pare-pareho yan. Amen? Binabayaran nila yan. Therefore, mga mababang kasi ng bayan, mahirap. Eh, sabi ko sa inyo, parang mga pasa inyo ha, mayaman sila, tapos babayaran yan. So, gagamitin nila yan. Intindihan nyo ba yun? Hindi nila asawa. Pero at least, binayaran niya. Ngayon, di maganda yun. Pero at least, binayaran, di ba? Masama yun ha, yung pinapakita nyo katawan mo, binabastos ka na. Okay, applicable din sa mga lalaki, especially sa mga babae. Kaya huwag kayong papaloko sa ginawa ng Diyos niya, huwag niyong gawing parang isda na binibenta sa palengke. Hindi niyo yung sinasabi ko. Kalakal. Yan. So ngayon itong mga pokok nagpapabayad dyan, masama yun. Dahil walang pera na kailangang bayaran niya, no? Tamang ibayad niya sa katawan mo. Amen? Amen. Galit na galit ang Diyos dyan. So, dapat sa asawa mo lang yan. Pasto, milyones ang babayad sa akin. Kahit di ko siya asawa, papatol ako. Isang gabi lang. Loko-loko. Pero may maraming gumagawa nun. Ito ang masaklap. Pag nagtitiktok ka, walang bayad sa'yo. E, dinidisplay mo yung katawan mo. Tama ba yun? Maling-mali, di ba? In many counts. Kapaliwan. At sila pinabayaran eh. Pero cheap na cheap yun. Maling-mali yun. Pero ngayon, yung iba, mga willing na magpakita ng ganyan. Again, yung mga bata kasi, bata pa kayo, hindi ko sinasabing huwag tayong pumunta dito, ha? Inuturo ako kayo, amen? Na biktima rin kayo. Kasi kala mo, laro lang yun, laro lang. Mapakita ng ano-ano. Di ba? Yung ginagawa nila sa atin, inukulam nila tayo. At pag okay na sa atin yan, eh, ang dami nang titiktok, milyones na raw ang subscribe, whatever, ang videos. Ibig sabihin, okay na yun? Ha, ganun ba yun? Pag ginawa nila ng mali, ang dami gumagawa ng mali, okay na yun? Hindi pa rin. Kaya nang gustong gawin nila, ang Diyos ay maalis sa puso ng mga tao, lalo sa mga preacher, galit yan. Kasi habang may preacher, pinapangalan ang salita ng Diyos, pigil ang gawain nila. Amen? Amen. Yun ang kalaban nila, tayo lang, maliliit lang tayong tao, pero pag maraming preacher, maraming soul winner, pigil yung business nila. Amen? Amen. So, ganun po yan. So, doon tayo nang tapusin natin, ha? Denied and deniable, tsaka mga corrupter yan. Kaya huwag tayong papaloko. Amen? Para tayong mga naloko, kawawa naman tayo. Kasi silang pakailan sa atin, nakinabang pa sila. Tapos tayo, galit din ang Diyos sa akin. Gusto niyo yun? Eh, hindi naman ako ganun masyado eh. Still, na-influensya ka. At ma-influensya mo yung ibang tao. Sa mali. Amen? So, huwag tayong ganun. Amen? Amen. Ito tayo na sa picture. So, huwag tayong kumain dito. Ay, super full man. Ay, tapusin natin dyan. Mamaya nga po na lang natin tuloy. Kasi wala na naman yung iba eh. Nating importanteng message din. Alas pray, Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na napakatagal yung sinabi niyo, medyo obvious na ito, Panginoon. Kaya sa panahon namin, Panginoon, yung mga obvious na mga halata na at dapat alam na namin lahat, Panginoon, kami po ina-atake. Nahiging mga foolish na rin kami, Panginoon, dahil sa mga foolish na mga to na yung tulungan lang po sila ng mga taklong demonyo, Panginoon. So we pray na maintindihan namin. May laban kami kung alam namin yung salita. Alam namin yung katotohanan, may laban kami against them. And lalaban namin sila, Panginoon. Alang-alang na lang din po sa mga, sana hindi nila mabiktima, Panginoon, mga bata, mga tao, pure pa po ngayon sa mga natin. In Jesus' name, pray. Amen.